And the windows are turning off all the signs, and the billboards are burning out, and I start running home. So hi everyone, my name is Althea Marquez. I am 16 years old. Sa video na ito, ikukwento ko sa inyo yung mga naging life experience or challenges na nangyari sa akin bago mag-start ng teenage life. From 9 years old hanggang ngayong 16 years old na ako. So magpapakita ako ng mga pictures dito sa aking gilid para makita niyo yung itsura ko nung mag-start ako ng teenage life. And i-explain ko sa inyo kung ano-ano yung mga challenges na humarap sa akin nung simula talaga na mag-teenage life ako. So yung una kasi, yung 9 to 11 years old ako. Yung time kasi yon, elementary pa lang ako noon, mga grade 5, grade 6 ako noon, mag-graduate pa lang na elementary. So wala pa namang masyadong challenges or hard experience in life na nangyari sa akin. Ang focus ko lang noon is studies, and syempre graduate nga yung about sa graduation. Then yung mga household chores, hugas, mga walis, ganun, linis ng bahay. Yun pa lang naman ang ginagawa ko nung time na yon, nung age na yon. So, yung next is yung 12 years old ako. Kasi nung time na yon, graduated na ako ng elementary, high school life na. So, yung challenges na nangyari sa akin doon is yung nag-a-adjust talaga ako. Ang hirap kasi mag-adjust nung nasanay ka doon muna sa elementary. Kasi kailangan mo mag-adjust sa teachers, sa iba pang students. Kasi yung iba hindi mo naman kilala. May kisalamuha ka, kailangan friendly ka kasi para may mga kaibigan ka, marami kang kaibigan. So mag-a-adjust din, I mean, nag-a-adjust din ako dun sa studies kasi hindi naman parehas yung studies ng grade ng elementary sa high school. Medyo lumevel up naman siya ng konti, nag-improve yung math, nagkaroon na siya ng variables. Yung mga iba pang subject like Filipino, English, science, yan. So, minsan talaga, kailangan mo mag-adjust, lalo na kung mag-start ka pa lang dun sa school kasi hindi mo pa naman ganun kaalam yung school. Pati rin dun sa ibang students. So, next naman is yung 13 years old ako, grade 8. Yung time kasi nung grade 8 ako, medyo nahiwalay ako ng landas nun. Nung challenges na nangyari sa akin is, yung simula first, hanggang third quarter is napasama kasi ako sa bad influence ng friends na hindi naman talaga dapat. Parang napabarkada ganun, tapos napabayaan ko na yung studies ko. Yung challenges ko dun is yung babawi ako ng fourth quarter kasi lahat talaga yun, simula first hanggang third quarter, binawi ko yung support para lang makapasa at para lang hindi ako mag-repeat. Kasi ang pangit naman tingnan kung mag-repeat ako. Minsan kasi mataas ang expectation ng parents ko rin sa akin ng time na yon. And nagsisisi ako ng time na yun kung bakit ganun ako dati, na napakating ako bigla, tapos napasama ako sa mga friends na bad influence. And yun talaga, pinagsikapan ko talaga ng time na yun, nabawiin lahat ng fourth quarter para lang makapasa at ma-move on ko yung grade 9. And good news naman is, nabawi ko naman siya lahat and nakapag grade 9 naman ako. Hindi ako nag-repeat. Hindi rin po ako nag-stop. So, next naman is yung 14 years old. 14 years old, grade 9. Ito naman yung life experience ko na nakahanap ako ng totoong kaibigan. Yung grade 9, kasi nung grade 9, medyo mag-pressure ka na sa studies kasi kailangan mo natutukan to. Kailangan mo natutukan itong subject na to. Kasi ito yung malapit ka na kasing mag-grade 10, senior high, tsaka na magka-college na kailangan mag-seryoso ka na. And dito ko rin nahanap yung mga kaibigan ko. Nagtulungan kami nung grade 9, kami lima, sa ACADS. Yun talaga, kinokus talaga namin yun. Pinush namin na sabay-sabay kami gagraduate ng grade 10. And I'm so happy kasi nakilala ko rin sila. Sa mga challenges na nangyari sa akin or natanggap ko nung time na yon, sila yung kasama ko na harapin yun. Sabay-sabay namin hinarap yung mga challenges na kailangan namin gawin sa buhay namin. So, next is 15 years old. Yun yung grade 10 ako. Yung challenges ko doon and hard experience is yung kahit anong tutok ko sa math, kahit anong push ko dun sa math na yun,
talagang pinagsisikapan ko yung mat na yun. Ang baba talaga ng grade ko sa kanya. Feeling ko ata may favorite si mom. De joke lang pa. Ang baba talaga ng grades ko sa kanya. Sabi ko, "Lo, bakit naman ganun? Favorite ko yung mat." So parang na-challenge ako din na kailangan ko talagang ipursige yung pag-aaral ko pa sa mat. Na sige, push natin yan ganyan. And ganun na rin sa ibang subject. And I'm so happy na pasama ako sa with honors ng grade 10. Kasama ko sa mga list ng with honors. Kasi nung 10 na yun, sinisikapan ko talaga. Sabi ko, sisipagin ko na talaga sa ACADS. Kasi gusto ko naman makaranas ng may honors. So, yun naman, tiniling ko kay Lord na sana magkaroon ako ng honors. Yun naman, napasama naman ako sa with honors. And I'm happy for that. So, last is 16 years old. Itong senior high school time is, para sa akin, sobrang challenging na kasi yun yung tulad din sa mag-start ka ng high school. Mag-a-adjust ka kasi yung tinutukoy na dito is about strand. Kung ano yung gusto mo na maging paglaki mo, kung ano yung gusto mong pangarap. Dito mag-uumpisa yung courses na mapapaisip ko kung ano talaga yung gusto mong kunin. Pero ang senior high school kasi, yun yung ready ka muna, kailangan pag-aralan mo muna itong part na to bago ka dumiretso ka dun sa gusto mong paglaki. Ito yung kasi yung time na pinaprepare ka nila para sa college na kukunin mong trabaho. So, minsan talaga pressure, pero kakayanin naman, daming pinapagawa. Kasi, yun naman talaga yung purpose nun. Ano kasi, senior high school, syempre maraming ipapagawa sa'yo. Kailangan prepared ka lagi kung ano man yung course na kinuha mo. Ako kasi ngayon, ABM kasi ang kinuha ko, so gusto ko nga kasi maging flight attendant. Gusto ko mag-flight attendant kasi medyo adventurous ako. Or gusto ko rin makapunta sa ibang iba't ibang bansa. Yun talaga kasi yung gusto ko nung bata pa ako, flight attendant. And parang second option ko na lang yung pagiging business woman. In case lang na hindi talaga ako tumuloy sa pagiging flight attendant, mag-business na lang ako. Kasi pangarap ko talaga magpatayo ng sariling bahay, karoon ng malaking business, para may pangtaguyod sa pamilya. So, ayun. So, yun na nga po. Sana nag-enjoy po kayo sa pagkukwento ko ng aking life experience or challenges na nangyari sa akin simula mag-teenage life ako. Simula 9 years old hanggang 16 years old ako. And sana meron naman kayong nakuhang konting magandang good sa story ko. And yun lang po. Thank you. Bye-bye.